Pero anong sinisilip mo dyan? Traffic? Grabe. Iba na ngayon. Ano? Wala nang pinipiling oras, tsaka araw. Teka, pati ngayon nasa t-shirt mo. Carlos Loizaga, Hall of Fame. O nga, no? Father-in-law ko yan. Galing, ha? Ganda, ha? Wala mo kapatid dyan? Parang kumain ka. Uy! Ay, celebration natin. Parang, parang iba to, ha? Parang big time ngayon yung dalawa. Iba to, oo. El Jefe Fried Chicken House. El Jefe Fried Chicken House. Yan. Salamat, ha? Mm. Salamat. Oh, kain ka. Para tayong may party ngayon dahil ano eh. Ito yung simula ng panibagong season natin. Oo nga. Oo. Tama. Congrats sa atin, ha? Pare. Congrats sa... Salamat sa mga sumuporta. Pero alam mo, eto, nagsiselebrate tayo. Mm. Naalala ko tuloy, na-experience ko kasing ma-hold up. Mm. Eh, na-hold up ako New Year's Eve. New Year's Eve? Oo. Nasaksak ako dito. Meron akong tahi dito. Ganon? Eh, tatlo yung hold up sa akin. Meron pa silang getaway vehicle na tricycle. Grabe naman. O, ang telepono ko noon, alam mo yung ano, P90 ba yun? Yung ano, yung may parang minaganon. Yung pinupokpok? Hindi. P90 na Ericsson na may ginaganon. May parang stylus. Oo, may stylus. Eh, hindi naman ako lalaban. Yun ang inablot. Oo, hindi naman ako lalaban. Nakaganon ako. Eh, siguro dahil akala nila, inchik ako, akala nila marunong magkarate. Ganun. Yan ang ba tingin sa mga? Sa bagay, pag sinabing Chinese, kapapanood nyo naman. Sa Jackie Chan, Bruce Lee. Puro mga ganun ata pinapanood nila. So, o anong point nitong kwento mo? Gusto ko sana tanong sa'yo, kung may kakilala kang pwedeng magturo sa akin ng self-defense. Kasi ikaw, action comedy, tsaka naalala ko, nag-sparring kayo ni Jerry Crabal noon eh. De, pero alam mo yun sa akin, eh, movie fighting lang yun sa akin eh. Choreography lang yun. Yung totoo, hindi ako marunong. Pero may kilala ako. Sige. Ito, master talaga. Ito ang master. Master talaga. Hello, senyor. Pare. Eh, may kaibigan ako dito. May kailangan niya ng advice. Eh, baka pwede kang... malapit ka lang dito, di ba? Sige, sige. Okay, sige. Thank you. Ayan. Senyor. Senyor. Espanyol yan, pare. Hindi, nirerespeto ko lang talaga itong taong ito. Parang medyo, ano, na-traffic ata. Kasi, di ba, sumisilip ka dyan, eh. Traffic, eh. Traffic, sabi. Ayan. Tuloy. Ay, ano? Sir! Hello, Mr. Stanley. Napapanood kita, eh. Hello, papadun Brother Jan, no? Si ano? Ha? Buhawi Jack. Oo, diba? 25 years ago, yung bata ka pa nun. matagal na. Monsoon Ben Rosario. Certified si action star, politician, at marami pang iba. Atleta. Papakwento. Mm. Kasi itong kasama ko si Stanley, na-hold up pala ito eh. Mm. Hindi niya napagtanggol yung sarili niya. Wala akong self-defense. Mm. Anong ma-advise mo sa mga gano'n? Alam ba, in-hold up, gano'n? Baril, kutsilyo. Ano, yung panghiwa ng steak. Yun yung ginamit sa akin. Kutsilyo? Oo. Mm. So, kung wari, ito. Yan. Tapos, paano yung... Paano yung gano'n? Nakaganon siya? Medyo maliit kasi nakatalikod siya. Medyo maliit yung sumaksak sa akin eh. Ginanon ako eh. Ganon. Sa leg. Dito? Oo. Ako nga, ito yung... Pahawak mo na sa kanya para... So, nakaharap ka. Kunyari, ikaw si Stanley. Ako si Stanley. Tapos siya, ang ginawa sa akin, ganoon ako. Yung parang ayaw mo ibigay sa akin. Ganoon. Pero kinausap ka muna. Oo. Tapos, nakaganoon nga ako eh. Nakaganoon ka. Tama yun. Ito, tama to. So, tama ngayon, yan. Tama, yun, tama to. Para open yung kamay mo. So, pag kumari, pasaksak siya. Di ba? Pasaksak ka. Ganoon ako. Bitawan mo to. Di ba? Atras ka. Ito, kunin mo. Ito, diretso sa mata. Diretso sa mata. Para mabulag siya. Okay. Oh, tapos ito, bawi ka rito. Dito mo kunin. Okay. Yun. Yan. Okay? Pag nakuha mo na to, na-secure mo na to, pwede mo na siya kunin rito. Tapos dito. Monsur, ang hinihingi niya yung self-defense. Hindi good defense. Pinaka-best yan. Pagtakbo mo, pag ganun mo, pag saksak dito, mara, ito, dito. Dito ka lang, oh. O, mata. Okay? Ngayon, kung hindi ka marunong sumipa, kumakasipa ka dito.
Tapos takupan na. Sa yun. Parang totoo eh. Ganda. Demo yun, pero parang totoo. Ganda. Ganda. Oo, galing. Pero, hindi. Siguro mag-agree ka naman sa akin, Mansur, na sabi nga nila, the best ano is umiwas. Umiwas talaga. Kahit ako, hindi ko ina-advise i-engage mo yung isang tao na may weapon. So, kung may, para, turo yan. Sa, turo yan. The best yan, kung ma-avoid mo ng confrontation, avoid ka. Kung wala ka ng choice, ang last resort mo, kailangan mong lumaban, then stand your ground at ipakita mo yung... Kaya ako lagi, kahit noon pa, Jans, kahit bata pa tayo, hindi pa kami kasal at wala pa kaming pamilya, lagi yung ina-advise ko na mag-aral ng a certain form of martial art, a certain form of self-defense. You don't have to be an Olympian like me, a world champion. At least the basics. But enough to defend yourself that when you go travel around the world and you're by yourself and you don't have a gun or a knife or a stick, more or less, you know what to do. Kasi ang lalaki ng mga ibang tao eh. So ako ina-advise ko yan. Kaya yung mga anak ko, sabi ko, kailan mag black belt kayo, pili kayo ng anong martial art, masterin nyo yan. Tapos so kailan, ngayon yung mga anak mo? Yung babae ko, fighter, varsity team ng Lasal, lumalaban. Yung lalaki ko, black belt na, pero ayaw niyang lumaban dahil nape-pressure, dahil dad. Tuwing maglaro ako, parang... Pag hindi ako nag-place. Oo, pag masyadong... So sabi ko, sige, basta mag-aral ka lang. Eh, ngayon, nahiligan niya golf. So, sabi ko yun, maganda yung golf. Magagamit mo yan hanggang matanda ka. Yan. Para sa isang father na... Siyempre, marami kayong achievements. Tapos yung anak nyo, susunod sa yapak ninyo, nape-pressure din ba kayo? Well, yung daughter ko, sinabihan ko, alam mo, anak, huwag ka na lumaban sa ring. Sayang yung mukha mo, ang ganda. Ang ganda ng anak ko eh. Sabi ko, tas maputi ka pa. Sabi ko, tisay ka pa. Sabi ko, alam mo, iba yung taekwondo nung panahon ko. Sabi ko, mamaya, ma-knockout ka. Mabali ilong mo. Masaktan ka, walang pera dyan. Sabi ko, dumaan na ako dyan. Sabi, ang sagot sa akin, bakit dad? Nung bata ka, di ba nabalian ka rin ng ilong? Sabi ko, di ba na-knockout ka rin ng Koreano? Sabi ko, di ba guwapo ka rin dati? Sabi ko, bakit dati? Yung pa naman, guwapo pa naman ako. Guwapo pa. sabi niya, alagang-alagang. Tsaka dad, ang kalabang ko hindi lalaki. Kalabang ko babae rin. Eh gusto niya. Sabi ko, sige. Pero sumunod ka sa lahat ng payo ko sa iyo. Dahil hindi biro yung papasukan mong competition. Hindi yan basta-basta na badminton lang o swimming o na, masasaktan ka dyan. Anong mga, may mga nabago na ba sa rules? Mas mga, madali ngayon. Okay. Kasi mas forgiving mas, na ba? Oo, hindi na masyadong, marami ng safety. Okay. May shin guard na, mouthpiece, may headgear. Yung panahon mo, may, wala. May rubber mat. Nung early, late 70s, early 80s hanggang mga mga siguro early 90s. Kahit mid 90s, masakit. Masakit ang taekwondo. Wala lahat, walang masakit. Yung training, yung sparring, masakit. Kaya titigas ka talaga. So, anong pinakamatinding na kuha mong achievement? Siguro being the first Filipino taekwondo student of Grandmaster Hong to win the World Championships in Chamsil Gymnasium in Korea in 1985. And becoming the only Southeast Asian fighter that placed in the entire competition. Wow. It was dominated by Koreans and mga taga-Turkey, taga-Iran, taga-Mexico, Pan-America, and Europeans, Spain, Italy, France, England, sila yung nagdo-dominate. Dapat pala may ano na to eh. Pero back then, Hall of Fame. Nalagay na po tayo. Sa Korea, nalagay tayo as a man, the first Filipino, first foreigner in the world to be inducted as Man of the Year for World Taekwondo. Lahat nung 2017, nakasabay ko, puro Korean Masters. Tapos sa De La Salle University, nandun naman tayo sa Sports Hall of Fame. Tsaka sa Cookie Won Center ng World Taekwondo Federation sa Seoul, Korea, pag pumasok ka sa museum, nandun ang pangalan ko forever. Pero back then, pag nanalo kayo ng medal, may mga wala. Cash prize din ba kayo?
Alam mo, ingit na ingit ako sa mga atleta ngayon. Kaya lalaki ng premyo nila, laki ng sweldo. Wala kaming katulad kay EJ Abuena. Oh. Yung job, ano ba siya? Pole vault. Oh. Kay Heidi Lindias. Yeah. Oh. Wala kami noon. Pag nanalo, okay, nasa dyaryo ka. Parang palakpakan. May commercial ka. Oh, nabasa ka sa periodiko. Mm. Oh, sikat ka ngayon. Sabihin ng coach, oh, Munsur, ito toothpick, tanggalin mo yung tinga mo sa ngipin mo, balik ka sa gym, may labang ka pa next year. Tatlong buwan, mag-practice ka. Bugbog sirado ka na, self-funded kami, wala kaming allowance, na hospital ako. Ako gumastos ng broken nose ko, na knockout ako, ako yung gumastos. Mas kung asosasyon makatulong, maliit lang. So, ang hirap noong maging atleta nung panahon namin. Tapos, 1982 to 89, member ako ng national team. 1985 to 89, ako yung naging team captain. Mm. Ang hirap, tapos yung mga problema ng mga teammate mo. Ang hirap na, okay. Na 7 things. Hours a day ka nagtitraining. Sinabi, bakit kung ginagawa yung ko? Ako. Yun, ganun. Two things. Ngayon, you are the president of? The Southeast Asian Taekwondo Federation. I was the Secretary General for the Philippine Taekwondo Association for maybe 10 to 12 years okay. until 2019. Then 2019, I was elected as president of Southeast Asia Taekwondo Federation up to wow. the present. Lumaki, so, nag second term, yeah. Kaya, sa mga palabas ko ngayon sa telebisyon at pelikula, hindi ako kinikwento ko kanina kay Jano, ayaw ko naabutan mo, Stanley. Bawal ako gumamit ng taekwondo pag ang role ko kontrabida. Ah, kasi ayaw nila na i-promote kong taekwondo sa isang masamang elemento. Okay. Kumbaga, you use it to save people, to protect people, protect the kabutihan. Parang yan ang gusto ng image ng taekwondo. Hindi yung ilalagay sila sa bad pero light. Pero kung hindi ako presidente ng International Federation, pwede kong gamitin yun dahil wala akong posisyon. Paano kayo napasok sa showbiz? Ay, nako. Oh. Ayan. Ito, baka hindi alam ni brother. Hindi alam ni brother. Kasi pag nagkikita kami, ang pinag-uusapan namin, ganda o. Sexy. Lagi pinag-uusapan namin noon, no? Yan, no? Bago yan, no? Mabubulungan to nga, eh. Actually, yun din pinag-uusapan namin kanina. Sige. Anyway, ganito yun, Stanley. Ganito yan. Si Jano, magugulat nito. When I retired from national team competition in 1989, I was ready to leave for America. Okay. I was ready to migrate to America. I was ready to make my life there. And my plan was to work in Northern California and then eventually open my school, my Taekwondo school, and teach American young Americans to fight like me in Taekwondo. Mm. And train Bruce Lee, them and Bruce teach Lee. Them. Yun ang plano ko. Dojo ba? Dojo. Dojang. Dojang. Sa Korean, Dojang. Dojo sa Hapon. But, the president of the World Taekwondo Federation, Dr. Un Yung Kim, the president of the Asian Taekwondo Union, Professor Lee Kyusa, and the founder of Philippine Taekwondo Association, Grandmaster Sun Chun Hong, Grandmasters to Love, they sat me down and said, we want you to be an actor. Huh? Sa kanila pa nang galing? Yes. And ako, reluctant. Sabi ko, sir, why me? You have 500, hundreds of thousands of students. You can choose any of them. I cannot speak Tagalog. Kasi Ilonggo ko. Nagdako ko sa Negros Occidental. Kabudlayan ko maghambal Tagalog. Sang hambal ko Tagalog, mag-acting, budlay-budlay kayo. O kita nyo, hindi nyo naintindihan. Ilonggo ako. Baka minura mo na kami doon. Tapos, sabi ko, tsaka nag-i-English ako. Yun lang, alam ko. Sabi mo, you study Tagalog, you learn, and you learn acting. Siguro sabi, ito, magaling na, may itsura. Siguro. Pang-artista. Baka ganun ang nakita nila. Sabi, what is harder to learn? Learn how to act, learn Tagalog, or learn Taekwondo? Sabi ko, sir, Taekwondo, knockout, broken nose, hospital, painful, you get kicked. But you made the Olympics. You became world champion, Asian champion, SEA Games champion. So you achieved so much. You can learn acting and you can learn Tagalog. Sabi ko, what is my goal? Yung goal ko nun, gusto nila, when us Koreans, when we come to the Philippines,
When we ask for pencil, sales girl give us Mongol. When we ask for toothpaste, sales girl give us Colgate. When we ask for film, for camera, they give Kodak. We want, when we say Taekwondo, Munsur. You want my name synonymous? Very hard, sir. I cannot achieve that. No, you try. If Bruce Lee made martial arts and kung fu globally popular through his, the movies, you use your Taekwondo skills so that younger Filipinos will be inspired, will join Taekwondo. We will have plenty members in the Philippine team, plenty members that will compete for the country and will learn para Taekwondo. Para ma-promote. And, yes, ano, and Taekwondo will be a household word. O so paano ngayon? Sila ang naglapit sa'yo sa, hindi, sa industriya? Hindi, o? Kasi nung time na yon si Tito Dolphy, kasi si Ronnie Quezon, batchmate ko sa Lasal. Oh, okay. Si Tito Dolphy, taka si Eric Quezon, batchmate ng sister ko sa Ateneo. So, gustong gumawa ng pelikula. Okay. Yung Enteng the Dragon. Spoof ng Enter the Dragon ni Bruce Lee. Yun yung ano. So, ngayon, nagtanong-tanong sila. Tanong-tanong siya sa mga anak niya. Mga anak nila si Bay, kilala ba kayong gwapong karatista na pwede kong i-discover na ilagay sa bagong pelikula? Ganun-ganun. Si Ronnie, tsaka si Eric, Dad, si Munsur, Bisaya lang, hindi marunong Tagalog. Hindi baka marunong umakting. Pero magaling, magaling. Tapos team captain ng Lasal yan, team captain ng Philippine team. Yan, kunin mo. So, nagpadala siya ng tao. Pinanood yung training namin sa headquarters. Nakita ako, nilapitan ako. Interesado si manager, Mang Dolphy, na kung gusto, i-meet. Sabi ko, kilala ko mga anak niya. So, yung nag-meet kami, sabi niya, gusto kitang ilagay sa pelikula ko, introducing Munsur de Losario, ganun. Sabi ko, dito, hindi ako marunong mag-Tagalog. Hindi ako marunong umakting. Hindi, dadab ka lang. hindi naman ako marunong mag-acting. Sino, magpa-fighting ka lang. Basta, makapasok ka lang. So, nung pumasok ako, sabi ko, isang pelikula lang. Sabi ko sa mga Koreano, isang pelikula lang ha, babalik ako sa training. So, tinapos kong pelikula, maganda ang feedback. Pinaalam nyo muna yan sa mga... Sa mga Koreans. Sa mga Koreans. Oo. So, tapos sabi ng mga Grandmaster, sige. Tapos yan, tingnan natin. Nung maganda yung feedback, pero ako gasabi ko, one movie lang. After that, sabi ko, alis na ako, punta na ako Amerika. Nung narinig ng mga Koreans, sir, the feedback on Munsur is very good, like this, like that. Ang daming na... Daming nag-enroll. Tsaka, maliit lang ang role niya. Oh. Introduction lang siya. Oh. Yun na. Hindi na ako pinaalis. Sabi na, dito ka na. May something in common pala tayo. Pareho tayong introducing... Tito Dolphy rin ang introducing Jano Gibbs, Kalabog and Bosho. Si Pancino. Nauna ka sa akin, brother. Oo naman. Nauna ka sa akin. Dahil, pagpasok ko, Jano Gibbs na yan. Eh ako, di pa. Nag-uumpisa pa lang pangalan ko sa show business. So, punta na tayo dun sa yung action star ka na. Oo. Ano mga favorite mo na ginawa mo? Well, ang nagmarka sa tao, even today, galing ako sa kabilang stasyon, ang bulong ng mga tao, ang tawag sa akin, ay Buhawi Jack. Buhawi at Pangis. Jack. Yun ang dalawang Buhawi nagmarka. Jack. But this was diba about 25 years ago. Diba pa yan, to. Diba? Regal ba? Regal, oo. So, matagal na tong movie na to, pero nagugulat ako na yung pa rin ang tawag sa akin ng mga tao. Kasi, pag napanood ko yung mga movies ko sa YouTube, nagugulat ako na sabi ko, luma na to, may 10 million views, 8 million views. Wow. May mga nanonood pa sa mga luma ko, Matang Agila, Haragan, Huling Sagupa. Maraming nanonood. Alam mo, ang dati, nagugulat ako. Ang marketing sa kanya dati, Pinoy na Jean-Claude Van Damme. Yun ang marketing sa kanya dati. Nakita ko sa Instagram mo, nakilala mo si Jean-Claude Van Damme. Namin ko siya. Paano mo na? Dati girlfriend siya ni Jessica Rodriguez di ba? Okay. Naalala mo si Jessica? Tama, yes. Okay. Tawag si Jessica, Mon, alam ko, idol mo si Van Damme. Sabi ko, hindi, si Bruce Lee idol ko. Si Van Damme, gusto ko subukan kung kaya ko kasi magkakaedad lang kami. Sabi ko, may sipa siya, may sipa rin ako. Pero, siyempre, gusto ko, magtrabaho kasama.
Sabi niya, boyfriend ko ngayon. Halika, pakilala kita. Ayun, na-meet ko siya through Jessica. Tapos yung na-meet ko siya, Mabait naman. Tapos nalaki yun nito na, oh, he's taekwondo champion. Ganun. Oh, you're taekwondo. Can you show me kicks? Sabi ko, sure. What do you want? Sabi niya, can you do jump spin kick like my movie? I said, yeah. Put your hand like that. Sabi ko, you want, I'll spin one time or I'll spin two times and then I'll kick. Yep. Sabi niya, you can do two times? Siyempre, magaang pakatawan ko. Ikot ako. Tapos bitaw ng paa. Sabi niya, oh, good. How about other leg? Sabi, yeah, left leg, I can also. Ganun din. Sabi niya, oh, I can use you in my movie. You should hang out with me. Ayun na. Sumama na ako sa kanya kung saan-saan. Hindi naman ako nilagay sa pelikula niya. Siguro sa kainuman eh. No? Hindi ka nilagay dahil masasapawan mo siya. Mas magaling yun eh. Hindi, pero maganda katawan niya. Talaga malaki. Pero maliit siya sa akin eh. Mga 5'10 lang siya eh. Kaya mo gawin yung split na ginawa dati, sa commercial? Yung dati. May dalawang track? Yung pero daya na naman yun eh. Hindi, yung... May pero kaya niya talaga kaya mag-split. Niya, yung sa dalawang upuan, kaya niya. Kasi ballet dancer siya eh. Di ba sa ballet, very flexible ka. Tama. Pero nung kabataan ko, kaya ko. Ngayon, senior citizen na ako, masisira na to. Hindi halatang senior citizen. Hindi halata. Senior hindi. Na mga brother. Ang iniisip ko, malaga lang. Gwapo-gwapo pa eh. Yung action star pa rin eh. Eto na. Sige, may tatanong ako. Magbibigay ako ng statement. Bahala ka ng i-defend or i-dispute. Okay. Lahat ng action star ay babaero. ang hirap. But parang ano? Honest to honest. Parang ano ba? Madaming ma-implicate dito. Hindi, ganito na lang. Ganito na lang. Siguro, aminin ko yan nung wala pa akong asawa. Hindi, lahat. Nung binata ako. Okay? Nung madalas ako gumagawa ng action. Hindi, kasi mahirap. Kasi guilty to. Tinanong ko lahat. Kalahapang kalahatan. Alam mo, pag may leading lady ka, tapos magkakasundo kayo. Sama isang buwan, dalawang buwan. Kasama mo araw-araw sa set. Diba? Tapos, available siya. Available ka. Hindi, parang namang masama. Ang hirap na. Pero kung yung taken ka na, eh, siyempre, dapat hindi. So, ako naman, as much as possible, hindi akong yung kung six taken na ako, as much as possible, unless kung marin, nag-aaway kayong dalawa. Diba? Parang, tapos napunta ka ng set. Ako na una magbibigay ng unang bulong. Kasi, alam mo, kung ano nag-a-apply sa mga action star, nag-a-apply din sa mga komedyante. Never ko naman tinanggi yan. Okay, sige, ito nga. Follow up. Ito, ibulong mo na lang yung sagot mo sa akin. Walang makakaalam nito. Ibulong mo na sa akin yung tanong. Ano? Hindi, parinig ka natin yung tanong. Okay. Tapos yung ano. Ayos. Diba? Huwag ka mag-alala. Nag-hot seat ako rito. Papatay naman yung auto. Sa mga, huwag na tayo dun sa ano. Sa mga kasabayan mo na action star, sino ang pinakababaero? sa pagkakaalam mo, bulong na lang ha. Bulong senior na. Sa akin? Hindi. Yung mga... Ka-generation ko? Ka-generation mo. Mahirap magsalita. Nasa kapangyarihan ngayon eh. Baka mamaya madampot tayo. Kung wala ka pangyarihan yan, magsasalita ako. Aminado naman yata siya. Parang inamin naman. Alam nyo na yun. Alam nyo na yun. Alam nyo na yun. Alam nyo na yun. Ako naman magtatanong. Sige. Sino mga naging girlfriend mo na artista na hindi na ibalita? Ayun. Anak ko. Hindi ko pwede. Bulong mo na lang. Bulong mo na lang sa akin. Hindi. Mamaya gusto sabihin nyo kung gusto nyo. Pero... Hindi. Papatayin yung audio. Tayo lang makakaalam. Oh. Sa akin mo na lang ba? Bulong mo tapos sa kanya. Tapos na lang sa kanya. Talaga. Kasi alam ko si... Alam lang ng public, dalawa. Si Agot yung alam si Don. Tayo. Sabay kami nililigaw kay Agot at kay Bing. Siya kay Bing. Nililigaw siya kay Bing. Ako kay Agot noon. Pero before Agot, si Don Solueta. Yun yung dalawa inamin ko in public. Yung mga iba, huwag na natin pag-usapan dahil may mga asawa na yung mga yun. Ang pangit naman. Pero basta,
pag ikaw nakasabay kita sa dekada 90 na sa kalakasan ng pagtatrabaho doon sa show business, eh, malalaman mo rin yun. Okay. Kung, kasi ako marami akong alam kay Jano na hindi ko sinasabi. Baka magka-bookingan. Ito na lang, ibulong mo sa kanya yung tanong. Tapos ibubulong niya sa akin yung sagot. Para walang talagang makakaalam. Ay, hindi, ikaw na. Ano? Ikaw, baka meron kang ano. Alam mo kung may alak dito, baka so, nagsalita na ako. O magbubulong na ano. Sagot, yung sagot, ibulong niyo kay Jano. Yun, bubulong sa kanya. Ano yung binulong mo? Yun. Siguro... Pwede ba manghula muna? Pwede ba manghula? Mahirap eh. Bubulong na. Hindi, manghula lang ako. Mo-o ka na lang. Sino-sino? Wala na. Kuha na. Mamaya ako na lang sa meeting. Kuha na. Parang may idea na ako. Kuha na kaagad yun. Kuha wala, wala lumalabas. Makita mo naman ang image eh. Ako feel ko lang. Feeling ko lang. Okay. Parang naalam parang... ko na alam ko na yung sagot. O, punta tayo sa ano. Action star. Paano ka naman at bakit napunta sa politics? Okay. Grabe, tatlong mundong pinasukan. Kumbaga, sa standby sa kanto. Sports. Sabi nga nila, ang paboritong subject ng mga tambay at mga manginginom, PBA. P, politika. B, basketball or sports. A, artista. Oo nga, galing. Oh, PBA. PBA. So ngayon, di na-conquer ko ng world of sports. Na-conquer ko ng world of... show business. So, wala akong balak pumasok sa politika. Nung time na single pa ako, kalakasan ng Buhawi Jack, Karagan, Matang Agila, Huling Sagupaan, Bangis, yung mga pelikula ko noon. Lagi ako nilalapitan. Takbo ka. Kilala ka, sikat ka, ganito, mananalo ka. Kinukuha akong konsyal sa Makati. Ako naman, hindi ako interesado. Dahil single pa ako eh. Nung nagtayo na ako ng taekwondo school ko na dalawa, tapos engaged na ako magpakasal, kinukuha pa rin ako. Ayoko pa rin. Until nagkaroon ako ng mga anak ko. Nung nagkaroon ako ng mga anak ko, naisip ko, sabi ko, anong buhay iiwan ko dito yun sa mga anak ko? Anong lungsod? Anong bansa? Anong buhay? Kung wala akong gagawin to make a difference in their generation, in their life, then I failed them. I might fail, I might not be able to succeed, but maybe I should try before I get really old. So tinanggap ko ang offer na tumakbong konsehal. Tinanggap ko yung offer, yung syempre yung unang salta, hindi ako na swerte kasi wala akong alam eh. Okay. So, pinag-aralan ko anong sistema dito, ibang-iba to sa show business, ibang-iba to sa sports. Sabi ko, ano tong mundong pinasukan ko? Parang ayoko na sana. Nung sunod na election, nilapitan na naman ako. Dito ako natawa kasi yung lumapit sa akin, sabi sa akin, "Munsur, kukunin kita." Sabi ko, "Sir, ba't niyo ako kukunin? Nung last election, talo ako. Sabi ko, dapat kunin niyo yung kayang manalo o bago pang hindi pa nakitim ng talo." Ang sagot sa akin, "Nanalo ka. Kami tumira sa'yo. Ngayon, nakakampi mo kami. Magsipag-sipag ka lang. Hindi ka na matatalo. Yung pangit ka, napanalo namin. Yung hindi sikat ka, napanalo namin. Yung bobo nga, napanalo namin. Ikaw pa kaya?" Sabi niya, sabi ko, ganito pala yan. Teka. Nas-shock ako. Matindi. Tapos yun na, tuloy-tuloy na. Until naudlot ng 2019, dahil may mga bagay na gustong paggawa sa akin na hindi ko masikmura. So medyo naging congressman ako. 2016 hanggang 2019. Yun. Tapos nag-pandemic. Yun. Tapos last year, yan, tinawagan ako,
hiningi akong sumama sa slate nila. Sinubukan ko, pero mahirap. Mahirap. Hindi, I don't come from a showbiz family. I don't come from a political family. I don't even come from a sporting family. Yung mga mundong napasukan ko, parang your own. Self-taught na lang, self-knowledge na lang, okay. Parang ganun. Ang hirap. Ano yung pinagkaiba? Sports, sa showbiz, tsaka politika. Tapos kung babalikan mo, uulitin mo ba yung pag-aatleta? Parang yung showbiz, ano? At politika, showbiz at politika. Medyo hawig eh. No? Oo. Ang mga... Kung ako papiliin, kung anong buhay pipiliin ko sa tatlo. Kung pwede ako maging professional athlete, katulad nila Michael Jordan, nila Muhammad Ali, katulad ng mga boxers o yung mga UFC fighters, na kung may professional league ang taekwondo noon, baka nag professional athlete ako. Yun ang tinahan ko. Kasi structured yung buhay ko, military style, may routine, 6 o'clock, gising, training, pahinga, okay, mag-aaral ka, magtatrabaho, pagdating sa gabi, training ka ulit pa. Very malinis. Walang bisyo, walang malayo ka sa temptation, parang malinis yung buhay ko. Although, hindi ako magkaroon ng malawak na pag-iisip. Nung nag-artista ako, na-shock ako sa all kinds of people na kailangan kong pakisamahan. From A to Z, from man, woman, gay, lesbian, lahat ng klase. Kailangan marunong ka makisama. So, natuto ako niyan. Tapos, sa mga crew, sa mga stuntman, yung naging kwan ako, naging naintindihan ko mas ang takbo ng buhay. Okay. As sa politika, nako. Yan nga. Laking bagay ang pagka-artista ko dahil marunong ako sa tao. Tama. Marunong ako sa... Pero, ang mga makasama mo sa harap mo, kakampi mo, pagtalikod mo, hindi mo na alam. Yan ang gusto kong... Dinasaksakan na sa likod. Nilalaglag ka na. Yan ang gusto kong follow-up. Masakit na masakit yun. Ano ang mga... Since nag-Congress ka na eh, mataas na yun. Ano ang mga learnings mo? Things you would like to improve? Sa ano? Lalo ngayon, tinitira ang Congress na yan, di ba? Ang hirap kasi, Brother Jano, may mga bagay na may kwan yan eh, may voting yan eh. Are you gonna vote for this resolution or not? Are you gonna go with this person or not? Do you agree with this person or not? Do you agree with this law that we will pass, majority agrees on? So, may mga bagay minsan na ipipilit sa'yo. Na pag ayokong pinipilit sa akin, sabi ko, wala akong pinipilit sa inyo, please wag niyo ako pilitin. Dahil kung hindi, mag-aaway tayo talaga. So, can you respect my stand? Can we agree that we both disagree on this issue? And you go your way, I'll go my way. This is where I stand. But we respect each principio, other. Principio, principio. Yun ang pinakamahirap. Dahil minsan, pagka hindi ka sumangayon, kulang ang funds mo. Ayan. Minsan ganon. Minsan, nasa posisyon ka, nasa task, ang dami mong kaibigan, lahat gusto ka. Pag nawala ka na, o wala ka na doon, sa kapangyarihan na yan, o sa opisina na yan, parang wala na, nakalimutan ka na. Parang non-existent ka na. So, parang back to square one ka na, parang hindi ka na importante sa kanila. Parang ganon. So, you know, ako alam ko yun kasi my life up and down, up and down. Nag-champion ka, natalo ako, na-knockout ako, balik ulit sa ring, tapos ganito. Sa mga pelikula, kumita pelikula ko, lumaglag, hindi kumita sa box office, kumita na naman, hindi ka na naman sikat, yan na naman, ganito. So, I'm, like I said, I'm senior citizen. I've lived long enough to understand the world, the country, the system, the life. And lagi kong sinasabi, when you reach the age of 50, I don't know if you guys are in your 50s, but we have more yesterdays in our life than we will have tomorrows. Tama. So, ang ganda no? So,
When you reach the age of 50, you're a half century old man, I don't think you're gonna live another 50 years. Very lucky na yan kung abot ka. So when you reach that age, remember every day when you wake up that you have more yesterdays in your life than you will have tomorrow. Ganda, no? More yesterdays in your life. Yeah. Cool. So, ganda. Ano yung pinaka-grabbing chismis na ginawa na kinalat ng mga kaaway mo? Sa politika? Sa politika, sa showbiz. Sa showbiz. Hindi naman... Hindi, mabait naman to sa showbiz. Hindi naman. Wala sa politics. Sa politics. Wala akong masyadong intriga sa showbiz. In fact, kung may nakabangga ako sa showbiz na kapwa-artista, mas sila ang binibira ng media noon. Pero to, magkaibigan na kami ngayon. Oo. Noon, medyo bata pa kami, 33 years ago, mainit pa ulo. Pwede bang malaman kung sino yan? Oo nga. Okay na, okay na mo. Magkaibigan na kami lahat. Mamaya siguro dyan. Sige, sige. Ikwento ko sinyo yung off the camera. Pero wala na yun. Sa politika, ang masakit, yung sasabihan ka ng katunggali mo, na wag nyo iboto yan si Munsur. Isang atleta lang yan. Isang artista lang yan. Bobo yan. Masyadong discriminating yung mga salita nila. Kumbaga, gusto, parang sinabi mo, wag mo iboto yan, doktor yan, bobo yan. Wag mo iboto yan, abogado yan, bobo yan. Porque artista ka, bobo ka na. Porque atleta ka, bobo ka na. Maraming atleta, maraming artista na hindi ganyan. Na sobrang galing. So, kaya nagpursigi ako, nagtrabaho ako ng todo at nilampasan ko yung galing nila, yung mga katunggali ko na nagsasalitang laban sa akin at pinakita ko, ito trabaho ng bobo na sinasabi nila, o ito trabaho ng tatlong matalino. Kanino kayo boboto? Sa tatlong matalino o sa isang bobo? Ay, sigaw ng tao, sa bobo! Ayan, napuno tuloy ng artista ang Senado. Oo, di ba? Yun. Meron ka bang talent na hindi alam ng mga tao? Yan. Matindi ka ba sa, baka hindi namin alam, matindi ka sa karaoke? Wala. Gusto ko kumanta katulad niya. Nai-inlove ako pag nakikita ko yung mga magagaling kumanta. Kasi frustration ko yan, hindi ko talaga kayang kumanta. Pero, kaya ko sumayaw. Hindi ko kayang kumanta talaga. Yung kahit anong pilit ko, wala talaga minsan. Nagkakaraoke ako, 85, 88. Ano yung madalas mo kinakanta sa karaoke? Yung Journey, Fleetwood Mac, yung mga gusto kong kanta, yung mga kapanahunan ko ba. Frustrated daw, pero mahihirap yung kinakanta. pero pangit yung kwan, ha? Pangit yung resulta. Tapos siguro, sports, kwan ako, very all around. Nag-golf ako, nag-combat shoot ako. Dati, nag-wakeboard ako. Dati, kwan ako, yung very active ako. Basta, athletic talaga. Pero ngayon na may edad na ako, pinipili ko na lang yung activity ko na hindi masyadong high impact at strenuous. Hindi taxing sa Hindi, kaya, yan, para ma-maintain ko lang yung fitness ko. Pero nag-showbiz ka uli ngayon. Kwento mo naman kami. Yes. Kakatapos ko lang ng project na Call My Manager. Kila Eric Mati, Jade Castro, at Kerwin Ong. Silang tatlong director namin. Mahabang project, daming mga artista. Series yun. Ano to adaptation yes, to. Ng isang Spanish. Isang French. French. So isang French na series na hit sa Europe. Meron sila sa Indian version, meron silang Korean version, meron silang Thailand version. It's a story of how show business is run in the Philippines. I portray myself as Munsur. With the exaggeration of how action stars were perceived in the 1990s. Parang nag-overacting ako to the point na may mga galaw akong Bong Revilla, may mga galaw akong Rudy Fernandez, may mga galaw ako na Robin Padilla, may galaw ako na Philip Salvador, may Ronnie Ricketts, may basta yung mga action star noong 90s. Parang stereotype ka parang, na ito, action star yan, noong 90s. So parang pinapersonify ko sila, but as Munsur. Yung nakakilala sa akin, na nakatrabaho ako noong 90s, hindi na mo ganyan yan noong panahon niya. Pero may mga ibang action stars noong 90s,
na ganyan sila. Parang pinarody ang isang Monsur del Rosario. Pinag-combine ng ano. Kasi yung French sa Netflix. Yes, sa Netflix. Yung French kasi ganon. May mga cameo ng totoong artista nila. Director. It's about talent agency. Yes, talent agency. Paano nila hinahandle yung mga talent na artist nila. Knowing na sila Direk Eric ang gagawa niya. Quality. Oo, sobrang ganda. Mm. Sobrang ganda. Tagal na tapos. Ilan months. Mm. Tapos nag... Ito ngayon, pwede ba i-mention yung... Pwede. Other station. Pwede. Yung series na ginagawa ko. Mass Rider. Oh. Tama ba? Black Rider. Sa GMA7, after ng 24 oras, action drama teleserye. So, every day, mapapanood nyo yan for the next 20 weeks. So, showing yan... Si Ruru to, di ba? Siya yung Madrid. Bida, siya si Black Rider. At pasensya na sa mga tagahanga natin. Dahil sanay silang mapanood akong bida ako. Eh dito, masama akong elemento. Kontrabida po ako rito. Isang human trafficker, tapos isang assassin. Pero bago ang ending, magkakaroon ng twist yung character ko. So, pasensya. Sana huwag kayo magalit sa akin. Sa totoong buhay po. Napaka-lovable ko. Hindi po akong masama tao. Napaka-bait na tao talaga nito. So, yun. Black Rider, GMA7. Tapos, may gagawin kami ni Brandon Vera, yung UFC, ONE FC, world champion sa MMA. Siguro mga January namin umpisa, nag-meeting na kami. I have pictures with Brandon, with Direk Eric Mati, Direk Richard Somes. Virtual reality. Ang title, Acid Rain. Ito, hardcore action drama na pelikula. Ito, excited ako. Dahil dito, pwede ko ipalabas yung taekwondo skills ko at yung ma-showcase ko yung martial arts skills ko dito. Lalo-lalo na yung mga kicking skills ko na hinahanap ng mga tao sa akin. Excited kami dyan. Active ba kayo sa social media? May TikTok ba kayo? Meron akong Facebook. May TikTok. Pero hindi ako masyadong ma-TikTok eh. Yung may mga ibang tao lang gumagawa. Tapos ipopost nila. YouTube hindi rin masyado. Nanonood lang ako. May mga tao na dati nung campaign ko, mayroon akong social media na hinire na team. Yeah. Na, yun, sila-silang gumagawa. So, pero sa ngayon, ang mahal magpa-hire ng social media team para sila mag-handle ng mga... ako naman, hindi naman ako maganon eh. Hindi naman maganon masyado. Okay. Facebook lang. Mahilig ako ito rin. Oo, mahilig kami sa social media. Pero tanong ko lang ha, kasi uso yung mga action star na nagbibibamax eh. Wala ba nag-offer sa'yo ng ganyan? Di ba, dating action star, bigla si... nag-Vivamax, di ba? Napapanood mo ba si paring Joko Diaz? Si Jerry, di ba? Puro, may iinggit ka. Alam mo, may iinggit ka kay Joko. Hindi, wala nag-alok sa'yo na gano'n. Wala nag-aalok. Baka matanggal ako sa posisyon ko bilang presidente ng taekwondo sa Southeast Asia. Eh, kasi di ba, ang bawal lang naman is gagamitin yung taekwondo sa kasamaan, di ba? Kahit tayo, siyempre, yung image kailangan, honorable ka. Diba? Then, tsaka nagpa-politics siya. Isa pa yun. Do you still have plans of going back to politics? You know, I mean, it's parang feeling ko, it's a calling, eh, di ba? Yeah, well, you know, Jans, all my life, I've fought for everything that I have achieved, accomplished. I've failed many times, but like I always say, my failures are part of my success. Now, I'm a fighter. Yan. I fought in the ring for the country. In spirit. In spirit. Okay? Yeah. I got knocked out and all that. I stood up and I continued fighting. Now, if the opportunity comes that I am asked to serve again, I'll always be ready. You know, there's a saying, if you read the Book of Five Rings by Miyamoto Musashi, he's the greatest samurai that ever lived in Japan. And there's a Bushido code of the fighting code, spirit of the samurai warrior that says, you fall 7 times, you stand up 8 times. If the calling comes, I'm ready. If I have to go and fight again, win or lose, I will take up the challenge if the time comes that they need me. Okay. Matindi. Si, kukote lang ako, sabi ni idol ko, si Stallone. I like him also. Believe ako sa kanya. Sabi niya dun sa pelikula,
It's not how hard you hit. Yeah. It's how hard you can get hit and get back. Yeah. Diba? Yeah, keep moving niya, forward. Yan ba yung sinabi niya doon sa anak niya sa Rocky? Oh. Diba? Yan, diba? Oh. Nagalit siya doon sa anak pero niya. Pero yung it's how hard you can get hit. Pero ganun yung labi. Yun. Oh. Ayun, mga... Pare, maraming salamat. Isang karangalan. Thank you, John. Makakwento ang kanalaman. Thank you, Stanley. Thank you for having me. More power to your show. Salamat. Sana tuloy-tuloy itong ginagawa nyo, giving opportunity to others to be heard, to be seen, and magkaroon na yun ng information ang public sa mga ibang mga bisita ninyo. Ayan, mga kapatid, Monsur Del Rosario, dito lang sa men's room. Ayan, ha? So, syempre, congrats ha, sa lahat ng mga projects mo and achievements. Sana magkatrabaho tayo. Yes, sana makagawa tayo ng action comedy. Sigurado yan. Sana action comedy ka rin. Sige. Kakarate ako para sa inyo. Hindi, comedy, action comedy tayo. Yung Call My Manager, action comedy drama yan. Drama din. Sige. Mga nakakatuwa yun. Syempre, Sir Monsur, sana panoorin yung Men's Room ha, every Friday ito, 9:30 p.m. sa One News. Sa One News, okay. Yes. Tapos pero nasa YouTube rin. Nasa YouTube din. Okay. Tsaka sa Spotify. Okay. One News na meron akong station ng One News sa bahay. Yan. Okay. Kasi signal to di ba? Yes. Ay, yes, yung TV namin sa bahay, signal. Yan. Ayos. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin. See you next week. Men's Room, Friday, 9:30 p.m. dito lang sa One News. Yan. Don't forget. Stanley and Jano. Yeah. Hiya!